Mahigit 100 pakete ng hinihinalang shabu at marijuana ang nakumpiska sa Cebu City Jail kahapon. Ngayon naman sa General Santos City Jail, mahigit 200 deadly weapons ang nakuha mula sa mga inmate. Hinalughog ang mga selda roon dahil sa mga sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng kulungan. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA General Santos City. Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ang warden ng General Santos City Jail sa mga selda at mismong mga inmate. Kasunod ito ng mga kaguluhang naganap sa loob ng kulungan nitong mga nakaraang linggo at buwan, kung saan may mga presong nasugatan at namatay. Sa isang hinalughog ng jail guards at jail superintendent Leo Pahobaldon ang mga selda. Matapos ang inspeksyon, mahigit 2 perasong deadly weapons ang na-recover. Kabilang dyan ang mga improvised na mga patalim. Ayon kay Baldon, karamihan sa mga nakumpiskang improvised na patalim galing sa mga bakal na materyales na ginamit sa isinagawang konstruksyon ng gusali sa City Jail noong nakaraang taon. Karamihan daw ng mga inmate voluntaryo nang nagbigay ng kanilang mga improvised na patalim. Ang mga improvised weapon naman po ay voluntary surrender po naman ng mga preso. Resulta po yan sa bargaining agreement between the administration and ang mga preso. Susunod daw na susolusyonan ng jail officers ang kakulangan sa pagkain ng mahigit 1,000 preso. Nasa 50 piso lang daw ngayon ang budget sa pagkain ng bawat preso kada araw. Nagre-resulta raw ang problemang ito sa pagkakasakit ng mga inmate. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.